Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. And po, welcome ulit dito sa ating live update. Kasama naman natin isa sa mga estudyante natin dito sa ICSA na nagtapos na ng kanyang course. So, yan po. Let's welcome. Pwede ba tayong magpakilala po, sir, sa ating mga manonood ngayon? Yes po. Pinapakilala ko po ang sarili ko. Ako po si Alfred Estrada. Okay. So, dito tayo ngayon sa Kuwait po, sir, no? Yes po. So, mga ilang taon na tayo dito sa Kuwait? Almost 8 years na po. Ah, tagal-tagal na. So, paano nyo pala ito na kita si ICSA? By the way, since 2016, may nakita po akong post sa Facebook. Hmm. Pero ang office po nila doon sa Mabula. Oo. And then, hanggang sa parang hindi ako... Ano ba? Hindi ka pa nakapag-decide that time. Oo, wala pa akong matibay na desisyon. Yun. Kasi dapat sa pag-aaral, kailangan mo i-consider yung oras mo, yung budget, kung ano ba yung kailangan mo. Ano yung course na nakuha nyo po ngayon? Graphic designer po. Graphic designing. So, yan po. Paano tayo nakapag-decide, sir, na mag-take netong graphic designing course natin? After kasi ng pandemic, so, marami nang hindi nawalan ng trabaho. Oo. And then, that time, naisip ko, paano kaya kung mag-online na lang? Mm-hmm. Pwede naman, sabi ko, mag-ano ng mga... Parang kumbaga, freelancing. Yes. Ayon. Tapos, naisip ko, yung kabro ko, asawa niya si Ma'am Rachel. So, nabanggit ko sa kanya din. Nabanggit niya sa kay Ma'am Rachel. And then, so, halos nag-inquire din ako dito mga ilang beses. Oo. Kumbaga parang, ano mo ba siya muna kinikilala or nag-inquire ka pa talaga? Kung paano ba to kumasok. Yung pag-aaral? Yes, ayun, ang maganda. So, ngayon, no, from several years ngayon, tapos mo na yung course mo. Yes. So, ayun. Kamusta naman yung pag-aaral nyo? Nako, medyo sa walang karanasan, talagang napakaraming matututunan. Ayun. Kasi sa akin, bago lang ako dito. Pero marami ako nakikita mga design. So, sabi ko, ang gaganda. Talagang na-impress ako sa mga design. Oo. Kasi lalo ngayon, malawak talaga yung job opportunities ni graphic designer. Yes po. Kasi freelance, pwede kang tumanggap ng projects. Mm-hmm. Yun ang kinagandahan. Nakikita ko rin minsan kasi sa mga advertisement na napapanood ko. Siyempre, nasa social media naman tayo palagi pag wala tayong ginagawa. Scroll. And then that time, may nakita ko mga post na ganito-ganyan. Yung pala, may mga clients sila na nagpapadesign sa kanila at pag nagustuhan yung design nila, doon pala sila binabayaran. Mm-hmm. Marami so, na kasi ngayong companies talaga. Sabi na nisip ko, paano kaya yun? Mm-hmm. Nag-decide na ako kagad na nakausap ko yung bro ko yun. Mm-hmm. Kinausap yung misis niya. Mm-hmm. And then, habang nag-search ako dito, habang inaalam ko kung paano pumasok, nabanggit sa akin yung kabro ko isang araw, tapos sabi niya, yung misis niya palang nagre-reply na hindi ko alam. At tayo sabi ko, game na ako bro, kako, kaya tinuloy ko na talaga. Oo. So at least yun, no, kasi alam mo naman, itong yung mga estudyante natin, mas maganda talaga kapag marami kang opportunities na or skills na pwede mong gamitin in time. Kasi sa isang skills lang, at least kung meron kakalaman tulad ng graphic designing, at least kung hindi available yung trabaho na to, pwede mo pag-apply nitong trabaho na to. Yes, yun, ang kinagandahan. Parang talagang yung pandemic is parang nagising sa atin na dapat mag-improve pa ng skills. Ayun. Tsaka hindi mo lang basta-basta magagamit pang apply ito kasi for the first time, ang iniisip ko, pang sarili. Ayun, pang ano, gusto. Sa akin, kung magkakaroon man tayo ng isip na na bigla tayong gusto magnegosyo. Yes. Gamit na gamit talaga yan. So, ano ba ang pinaka-kuan natin ngayon sa edukasyon? Ano una, yung mga printing, mga ganyan, mga resume sa mga nag-apply. Yun. Tapos, mga photography. Oo, editing. Lahat yan mga talaga. Editing. Oo. Kala sa pagawa ng tarpaulin, gawa ng ads. Kala ko dati, hindi ko kaya. Diba? Ngayon, tapos mo na.
Ngayon natapos lang talaga ako eh. Oo. Oh, di ba ngayon tapos mo na, parang kailan lang nagsimula, ngayon tapos tama mo na. Alin doon sa pinaka kasi may apat yan siya na subject, yung Photoshop, Corel Draw, Illustrator, InDesign. Alin talaga yung sa apat yung pinaka gusto niyo? Yung talagang ano, na-amaze ka talaga sa paggamit ng software na yon? Ay, sa ano ako, Illustrator. Ha, Illustrator. Oo. Oh, oh. Parang gamit na gamit na talaga yon sa paggawa ng mga projects, no? Yes po. Hmm. Tsaka Corel Draw. Hmm. Ayan. Kasi magkaiba sila ng company. Oo, magkaiba ng sila software ng gamit. Oo, ng gamit talaga. Oo. Yung Photoshop naman kasi karaniwan na sa atin. Pwede naman tayo mag-ano sa cellphone eh. Oo, pa-remove ng background, mm-hmm, pagpapalinis, yes, ng picture. Tsaka pag- yung InDesign naman, doon ko na yung last na subject ko, sabi ko, hindi pala mabilis, hindi pala basta-basta maggawa ng ganito. Oo. Wala kang sarili mo. Kasi parang madali lang. Kung wala kang sarili mo. Kung wala kang sarili mo, layer pa yan. O tsaka kailangan mong i-analyze kung ano yung gagawin mo talaga. Para kung sakali may magpagawa sa'yo na client, para babalik at babalik kasi, sila. Kasi oo, kasi nga, hindi lang naman dun sa paggamit talaga ng software. Dapat napapaisip ka din paano yung combination ng colors, yung creativity mo. Kasi yung design madali lang naman, pero kung paano mo siya yung magawa mo siya into highest level. Mm-hmm. Kasi lahat naman kaya mag-editing, mag-design, pero paano mo siya mas mapapaganda? Yes, yan ang importante. Para ang client mo ay hindi naman siya disappoint sa iyo. Oo, yan ang maganda. Ipagmamalaki ka pa. Ayun. Kasi yung first client mo, siya yung parang maging susi mo for another clients. Yes, of course. Kasi tatanungin mo naman siya. Oo. Alangan naman na kukunin na lang basta yung project mo, di ba? Oo. Siyempre may masasabi. Magtatanong talaga yan sa, oo. So yan, sa mga kababayan natin na gusto din magkaroon ng additional skills at saka syempre additional income para maging freelance, is either visual assistance or pwede ring assistant or pwede ring maging graphic designer, freelancer. So ayan, so marami tayong mga kababayan ngayon, sir, na nanonood. Ano yung mga mensahe mo sa kanila na yun, nagaalangan pa sila kasi sabi nilang iba is kakayanin ko kaya to, or kasi nga nagtatrabaho tayo at the same time nag-aaral. Ano yung mga ma-message mo sa kanila kasi nga ikaw nakaya mo, why not sa kanila, no? Ano yung mga tips mo na ginawa kasi nga nagtatrabaho ka tapos nag-aaral, paano mo siya nababalanse? Sa akin kasi na-late ako ng pagdesisyon. Kasi nga may edad na tayo. Yan ang number one din. Kaya nga, time is gold sa kanila. Eh, ang natapos ko lang is, hindi ko pa natapos yung second year high school. So, masasabi ko dito, kailangan mag-decide ka na kagad. Kasi agad. Tama yung sinabi sa akin ng asawa ng kabro ko na useful para sa akin. Yung graphic designing. Oo. Kasi lahat nan, marami kang may edit. Oo. Marami kang bagay na magagawa. Kahit mismo sa iyong pamilya. Ayun. So, kumbaga yung pag-aaral mo, hindi lang para sa sarili, pwede rin sa ikakatulong man ng pamilya mo. Yun. Paano mo siya, sir, pinag-manage itong pag-aaral mo at saka yung pagtatrabaho? So, kinuha ko po yung pag-aaral ko base sa mga oras na bakante ka. Out ko. Ayun. Pagkatapos ng trabaho, diretso na kagad dito. Pag-uwi ng bahay, kain lang, bihis, tapos diretso na kagad dito. Ayun. Kung talagang gusto mo talaga yung isang bagay, gagawat at gagawan mo talaga ng paraan. Actually, kasi medyo matagal akong natapos. Buka lang yan. Kasi talagang yan, tapos mo na. Basal na basal po ako eh. O, diba? So, yan. Kaya ni sir, kaya nyo rin yan. Kasi nga, ang trabaho, andyan naman talaga. Ang oras, walang oras, depende yan sa inyo kung paano siya pagka-shine tulad ni sir. Kailangan mo talagang i-push yung sarili mo na, yun, disiplina. After work, yes, kain, tama, or tatambay ka lang sa bahay mo, or mag-aral. So, yun. Manonood na kung ano. Tsaka yung yung decision. Opo. Kapag wala kang decision na matibay, madali ka na ako, ilang taon bago ako nakapag-decision na. O, diba? Kasi nung una ko nakita sana, nung hindi ako nagdalawang isip,
baka may negosyo na sana kaya ngayon. Kaya nga, oo. Sige lang. Pero at least, no, na ano mo na, nasimula na, tapos mo na. Yes, so tama. Ngayon, next level ka na kung ano yung next journey mo. It's either career or business, sailing business. Yes, tama yun, po. Yun. Praying for God na, ano, no, yung next plan ng ating mga student will be, ano, no, successful din. So, ayan. Yes. So, sa mga kabayan natin na nanonood ngayon, for, ano, no, for more inquiries kung paano ito mag-aral at ano pa yung mga available courses natin, maliban sa graphic designing course, pwede kayong mag-comment dito sa comment box below. Di kaya mag-message sa ating WhatsApp number +965-930-2850. Look for Miss Rachel. So, ayan, pwede kayong bumisita dito sa office natin. So, we are located in Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. So, ayan po, maraming salamat Sir Alfred and congratulations and yan, good luck sa next journey natin. So, ayan, maraming salamat. Kasama niyo muli dito sa ating live update, Miss Lynn, nagsasabing ICSA, your partner in success. So, see you next time and thank God you. Bless you everyone. Bye-bye po.